Hello mga kapamilat, kamusta po kayo? Ayan mga kapamilat, sana makatulong po tayo sa seller. Dahil ito po ay kaya binibenta, ito po ay nagpa-check up po yung seller, may sakit po sa puso and naresetahan po ng mga gamot para dun sa sakit sa puso, pang medication. Kaso mga kapamilat, hindi naman na ibenta agad itong property. So ngayon, na-hospital po and badly needed po, kaya mas binabaan na po yung presyo. Na dating 850, ngayon po ay 750 na lang. Sana makatulong po tayo. And ayun, kaya po in-upload ko na rin itong property para matulungan ko po yung mga kasamaan kong agent po na mabenta to, dahil badly needed po ng seller. So ito pong property na to ay upload po ni Bestland. So ayan, tulungan lang po tayo, sana makatulong tayo dun sa seller. Ayan mga ka-farmlat, panoorin nyo po. In-upload ko na dito, sana makatulong, dahil yung ibang subscriber ko baka hindi napanood sa kanya. Maganda naman po kasi 2.3 hectares, 750 lang. So bibihira po yung mga ka-farmlat. At clean title at buhay pa naman po ang may-ari po mga ka-farmlat. So sana matulungan natin. So ayan, panoorin nyo po mga ka-farmlat. Beslan, so dito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. So new property na naman tayo mga ka-beslan. So ito pong property natin ay 2.3 hectares. Yan, so ganito po siya, bali ito po yung pinabungkal dito ni nung may-ari ng lupa, kapatid nung nagbebenta. Yan, para lusot po dito yung property, ano po, parang makapasok po yung sasakyan dito sa property, kasi mayroon pong barangay road na doon po sa dulo doon, so iko-connect po sila dito, ano po. Yan, so sa ngayon ganito po siya, di pa siya natatambakan. So yung property po ay nandito. Puntahan po natin. So yun po yung property, yung gitna nito. Magkakapatid po yung may-ari nito. Bali nandito po yung property niya. Nandiyan, tapos yun po yung patay na ano doon, Yung patay na ito, patay na puno na yan, hanggang diyan po yung property. Connected po siya dun sa kulay puti na yon, yung isa dun, na may tanda, kasi pinasukat na po nila to. Tapos connected po dun sa kulay puti na yon. So bali ang lapad daw po nito 40 meters yung lapad, tapos yung pahaba naman po hanggang dun po siya sa dulo. Yan, so susugin po natin dito. So ito naman po ay halos karamihan naman po ay pantayan. Ano po. So yan po yung pinabungkal na kalsada. So bali may papasok na rin po dito later on yung sasakyan pag nagawa na po yan. So may program na po dito yung ano, yung council, ano po. Yan, so ito po yung kalahati po nito, halos nasakop din po ano. Ito po kasi yung bilara ng palay. Yan, ito. Yung kalahati po nito, halos nasakop na po siya. Bali, ito na po yung hangganan. So, itong malinis, ito po yung doon sa kapatid. Ano po, yung malinis na yan. Tapos, itong medyo madumi na to, o yan po yung binibenta. Yan, yan po yung hangganan. So, diretso po yan doon sa, yun po, yung may ano na yon. Yung patay na ano na yon, puno. Tapos pa-cross po siya doon sa may kulay puti doon. Tapos hanggang doon sa ano na yun. So, yun po yung hangganan po niya. Ano po? So ibig sabihin, ito po ay tubigan po ito. Palayan po ano, itong part na to. Palayan po ito, mga ka-Misland. Yan. Palayan po ito. So hanggang doon po siya, no? Doon sa ano na yun. May sakop siyang portion dito sa may mga tanim ng palay. Kasi yung property po ay hanggang po doon, no? Sa kulay puti na yun. Konti lang naman po. So ito, palayan po ito. Tapos
ganoon na po siya. Yan. So ito, pasako pa po ito ng property. Itong palayan na to, pangat po doon. So hindi na po siya tinaniman kasi pinibenta na nga po. So kung halimbawa gusto nyong magbahay, di ko lang alam ano kung ito papayag yung kapatid, kasi sakop naman ng property mo yung kapudol nito. Pero bilaran nga po ng palayan dito. Tapos ito pong gubat na to, yan, sakop po yan. Nakita naman po ninyo, may mga hardwoods, ano, may mga mahogany. So manang dami. May nara. Yan. So dami po doon, dadami po dito mga punong kahoy. Ito po, mga tubigan po yan. Palayan, I mean, ano, kita po ninyo may mga tubig. So yun, mga taniman po ng palay. Hanggang doon lang po yung property, mga kabisland. So pag ganun po siya. Basta ito po ay 40 meters po yung lapad nito, yung haba po nito. Naka-ano na po siya. Basta 2.3 hectares po ito. Hindi lang ma-estimate nila kung gaano po yung haba nito. So ito po yung ano dito, medyo masukal na area, madaming puno. So may mga nyug din naman po, may mga nara. Tapos yung iba po dito, pag nalinisan, actually pwede dito kayo magbahay eh. Kasi yung mga ano po dito, mga tumutubo naman na kahoy, yung pwedeng ulingin. Ano po? So ang hangganan po ng property, mga kabisland, bali dito po ano, yung itong madumi na yan, kasi nandun po yung ano, yan, dito po siya yung gilid na to. Yan, pag ano naman siya. So yan, sa kapatid naman na po ulit nila yan, yung property na yan sa kabila. Maganda po ito, mga kabisland, napaka mura lang din po ng benta nila dito. So 2.3 hectares na po ito, mga kabisland, may palayan ah. Ano po? Yan. So may sakit po kasi yung may-ari po nito, ano, na kaya binibenta na rin po nila. Binibenta na po nung nakamana. So ito po ay ano po, ano to? Original title po ito. Ang kagandahan po nito, naka-original title po ito sa kanila po mismo. So buhay pa naman po siya kasi may sakit lang. So may puno rin po dito ng mangga o malaki. So yung mga ganito po, mga kabislan, no, na puno, kung malilinisan mo to, malilinisan niyo po ito, pwede itong ulingin ng ganito. Ano po, ganito na naman po siya, oh. So medyo magubat, pero ito ay medyo ano siya, no, slope na konti ito yung structure ng lupa na. So medyo may konting umbok, pero yung palayan yan, wala naman siya, pantayan talaga siya. So ang kagandaan nito, mga kabisland, pwede nyong linisan to, tapos dito kayo magbahay kasi elevated siya. So talagang hindi po siya, ano, hindi siya babahain. Yun po yung magagandaan doon. Tapos para Manila po, mga kabisland, gusto nyo makita itong property, so magdadrive lang po kayo ng mga ano, mga 7 hours po, ano, 6 to 7 hours drive po yan para Manila. Tapos kung halimbawa naman po kayo ay halimbawa galing pong highway, ano po, so magdadrive lang po tayo ng mga 10 to 15 minutes from National Highway. Ano po. Tapos ito naman, sa ngayon kasi dahil sa yung binubutas nga pong daan dito papunta sa property ay hindi pa masyadong butas. So hanggang doon muna po sa ano, hanggang doon muna po tayo sa Barangay Hall. Ano, kasi malapit lang naman po ang Barangay Hall dito, mga 10 minutes lang po. So nilakad lang una po namin, ano, mga 5 minutes lang po pala. 5 pahinga pala kami dun sa may ano, sa may tindahan. So mga 5 minutes po simula dito sa property hanggang po dun sa Barangay Hall. Ano ba? Yan. So ito po, ano, napakadami pong puno ng mangga, ano, mangga. Ang lalaki. Yan. So bali siguro 3 po, ano po ito? Mga 5 puno ng mangga na malalaki. Tapos ano, nara na po yung iba, no, hardwoods. Yan po, itong mga mahugan eh. Yan. Ito po siya, oh. Dami pong puno doon ng mangga pa. Taas. Ang ganda po nito, pag nalinisan po ito, mga ano po ito, mga ganto lang. Iba, oh, mga tagbak. Tapos yung iba naman po ay mga softwood. Yung iba, hardwood na ano.
So ito po yung boundary niya, ito yung sa kabilang property na to dun sa kapatid. So ganito po ang itsura niya pag na ano, pag naayos, pag nilinisan. Ano po? So ito naman yung sa binebenta. Itong makalat na to. Ano po? Yan po yan. So yan po, may mga puno po dito ng pero anang ano ng mangga, pero doon ay sa kapatid. Ano po? So, bali doon po tayo galing, oh. Kanina. Oh, doon po tayo galing. Yan. Ano po? Ito yung binebenta na to. Ando po yung tubigan sa likod nito. So ito pag nalinisan po, halos ganito rin po yan. Kaya maganda po ito, mga kabislan. Kompleto ng papel. So mura na, ano po. Then accessible din naman. May linya rin po ng kuryente, mga kabislan. Ano po, dito sa papunta ng property. Kasi yung kapatid na may-ari po nito, itong malinis na to, nagpapagawa po ng bahay. Doon sa ano, pakita ko po mamaya yung bahay na pinapagawa niya. Yan. So signal po ng signal naman po ng cellphone. So meron din po ano, may smart din, may globe, ay spot lang po. Ang dami po nitong puno ng mahogani, mga kabislan. Ang ganda. Yan. So ang lalaki po ng puno ng mangga. Tapos papunta po siya doon, nandun po yung madaming mahogani. Yun, yung part na yun. Sakop pa po yun ng property. So ang ginawa po dito ng isang kapatid, tinataniman din nila ng mga ano, mga saging. Yan po, itong mga mangga na to, sako pa po yan. Yung mga mahogani na yun na madami, kasama pa po yan. Tapos yung kabila po doon, yun po yung ano, tubigan po siya. No? O pala yan. So medyo, dito po medyo slope siya. Pero banayad naman po. Tapos yun dito naman medyo matarik po ng konti. Ano? So ang kagandaan lang po nito, mayroon kayong palayan, ano po, tapos mayroon kayong area na pwedeng tayuan ng bahay, tapos madami po kayong mga fruit bearing trees. Ayan po, malaking puno pa po ng ano yun, mahogani. Tapos ito po, mga hardwoods po yan. Tapos dito po, ano, mayroon po siyang ano, sa loob ng, ito po, kasi may diri-direct, mayroon po ditong tubig, pababa po yan dun. Ayan, so pasok pa din po yan sa loob ng property. So pupuntahan po natin ito dito po sa ano, kapantayan po itong dinadaanan ko na to. Ano, pantayan po ito. Yan. Yan po, ang ganda po dito. Yan, ito po yung dulo ng tubigan ng palayan para makita nyo din po. So ito po yung pinakadulo ng tubigan, ano, ng palayan kanina. Makita nyo, yan yung dulo. So bali, andyan po yung property. Hanggang diri-diretso po ng pagganon, basta yung madumi na yan. Ano, dyan po yung hangganan niya. Ito yung tubigan niya. So basta mga, sabi ni nung may anong kapatid, 40 meters daw po yung pagganto niya. Almost 40 meters. Tapos yung pahaba niya, basta pagkasyahin na po yung 2.3 hectares. Tapos meron po siya dito ng ano, ulingan. Yan. Ito po yung ulingan nila. Sa kaya yung mga ano, ibang mga puno po dito na halimbawa mga masukal, mga hardwoods, so pwede na po ninyong ulingin din yon. Ano po? Tulad nito, ito madumi na to. Paglilinisan po ito, maganda po nito, mga kabisland. Ano to, pwede itong ulingin, ano, itong puno na to, malak na to. So yan naman po ay panggatong po talaga yan. So kung kayo po ay magbibisita dito, mga kabislan, pwede kayo mag-message sa aking YouTube channel. Ano po? Kabislan PH. And pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook account. Ano? Palagay ko po yan dito. Din sa aking Viber, sa WhatsApp. Yan. Number. Palagay ko rin po dito. Yung cellphone number ko po, ano, ilalagay ko din po dito, mga kabislan. Ganito po siya, mga kabislan. No? Mayan. Madaming mga, sobrang daming mga, ano, mga hardwoods. Ano po? Karamihan po niyan ay mga mahogani. May malalaki, may maliliit. Tapos may puno po ng nara po itong malaki na to. Puno po ng nara yan. Sobrang dami. Mga nara din po. So ang kailangan po dito sa Bisland, malinisan din talaga property.
So para siya makita niyo ganda pinaka property niyo. Saka yung structure po ng lupa. So maganda lang dito, may mayroon kang part na pwedeng pagtaniman ng mga gulay, ng mga gusto mong itanim, tapos may palayan, ano po, tulad po nun. Then ito, may itong flatland na to. So may ulingan, di ba? So, wala naman pong problema. Ang ganda po nito. So, balik tayo dito. So, ito lang po yung medyo slope na ano area. Itong mataas na to. So, dire-diretso pa po kasi yan. Ano po? Yan, slope. Yan po yung medyo slope. Pero, doon po tayo galing sa loob. Halos pantaya naman po doon. Ano po? Yan. So, pa ganyan din po siya. Pababa na ganyan. Kaya, ito yung area lang na to. Kaunti lang to eh. Konti lang po yung slope niya, tapos pantaya na siya doon. Tapos paganoon siya. Ayun, kita naman po ninyo. Ang ganda po nito mga kamislan. So parang ganito po yung itsura niya. Ito kasi doon sa kapatid. Ayun, ito po yung sa kapatid niya na mali. Kasi siyempre nalilinisin nila lagi. O ganyan po siya. Yung ibang puno dito, niya ano nila, inuling. Yan po, ang ganda po nito. So, bali ito po pala mga kabislan, yung pinakadulo ng property, ano, pagkatapos po nung medyo masukal. Ito po yung masukal niya, na area, yung pinunta natin kanina. Yan, ito po siya. Then, ito yung sa kapatid naman po ito, ano. Yan, so, ang pinakadulo po nitong property mga kabislan ay itong palayan. Ano po? Yan, so, yan, medyo masukal nga lang. Kaya lang kagandahan po niyan, madami rin po siyang mga hardwoods na maliliit. Ano po, na ihintayin na lang natin lumaki. Then yung iba naman po na hindi naman siya hard, bungang kahoy, na ano po, na pwede namang ulingin yun. Yan. Ito po, ano, so bali dito sa ano na po na to, itong palayan na to, so, kaya hindi po siya tinaniman kasi binibenta na nga po siya. So bali, na land prep lang po siya. Ano? Kaya kung mabibili nyo po ito, so pwede na po, bitli pa ninyong patalukan po ito, pataniman, para at least may income kayo. So ito po, may linya na rin po ng kuryente dito sa loob ng prop, sa tabi po ng property, ano, do sa kapatid. So yan po siya. So ito po yung pinapagawa nung nabahay ng kapatid niya. Hanggang ito po yung magiging kapitbahay po ninyo. Ano, so siya po yung may-ari nitong malinis na to, dire-diretso na yan. Tapos ang property naman na binebenta, yung dito sa part na to, sa gitna. Kalinya po yun nung ano, nung patay na yun. Tapo ano, yan. Pag ganun siya, linya po yun dun sa medyo madumi na yun. Dun. Yan, so bali ito po yung kalsada na ginagawa ngayon. Ano? Yan, pag ganyan po siya. Tapos, padiretso po ito dun sa property. No? So, bali magiging dalawa po kasi yung kalsada pala dito. So, ito po yung kalsadang binutas ngayon. Tapos, yung kalsada po na sinasabi ko sa inyo na mayroong barangay hall is na dun sa may bahay na yun. Kalsada din po yun. Yun po yung medyo magaganda ang kalsada doon. So ngayon, kung dahil sa ito po ay hindi passable siya pag maulan. So pag nag-tripping po tayo, doon po tayo sa may barangay hall. Ano, malapit po dyan. Siguro nandito yung barangay hall. So doon lang po tayo magpa-parking ng sasakyan. Ano po. Tapos maglalakad lang po tayo ng mga 5 minutes. So hanggat hindi pa po naayos itong kalsada na to. Ano po, napapunta sa property. Yan, so madaan po tayo dito, madaan po sa ganito, sa tulay. So mga 5 minutes lakad lang naman po. Pagpabalik nga po, ang bilis lang namin. Nga ganito, habang naglalakad tayo, ano? Yan. So yun naman po, so napakaganda pa rin po nitong property mga kabeslan. Ano po? So again mga kabeslan, hanggang dito na lang po tayo. Ingat po palagi at God bless po sa lahat.